sa isang barat. So, nakita na dito ng ONIC PH na meron ng lunox eh. Pero pinili pa rin nila yung barats. Tingin ko rin kasi ano yun eh, it's all about counter. Yes, I do respect na Lunox kapag well, counter siya with the burst from the Chaos Assaults. Pero kapag nauna dito yung itemization ni Dilar or rather ni Barats, mas madali niya makokontrol. Pati ang magiging sagot nila dito parang ano yun, patching up the problem. Kung ang problem ng ONIC PH yung sasalubong si Alice, especially with Benny Cutie's mastery on this Alice, control ka agad. Kaya nilang i-risk yung ganong counter for especially para lang makumpleto yung kanilang timpla against Orange PH. Or Aura PH. Oh, tama naman. Orange PH. Oh, nakita ko si Orange din yung kulay. Si Orange PH at si Yellow PH. Gana dom. Gana. Still, it is what it is. Ladies and gentlemen, game number one. ONIC versus Aura. Napaka-pamilyar nitong rivalry na to. Now, with different faces, sino nga ba ang mananaig? Tol, tingin ko dito, depende yan kung sino mauuna sa timpla or rather sa timing. That's what I'm trying to say. Kasi nakikita natin dito, JP, also with the retribution, this will be a feedie. Well, a feedie? Diggy na feed. Kumbaga, pero mapapanish siya dito. Hate will be the ones going to secure the first blood. Pero given the fact na yun talaga yung role na gustong ibigay ni JP. Papatay lang siyang papatay, providing information. Since wala silang healing factor sa side ng ONIC, itatrap at itatrap nila si Jay or either si Hate. And JP dito, talagang hindi ka tinatantanan. Alam din ng ONIC dito na hindi sila pwedeng kumekta doon sa may purple buff. Kasi alam nila, si JP, meron siyang retribution dito. And Kyrie, ang dami niyang tinitake na damage dito and nakapatay si JP. And ibig sabihin nun, mag-reset yung kanyang gold bounty. Indeed, back to 200 dito at yun ang gustong gusto ng ONIC PH. Sige, gusto niyo mag-digi strat? Okay, bibigay namin yung isang buhay namin just to make sure na si Hate is makakuha ng additional gold on top of that. Pero Arrow, sabi ng Kyrie dito, okay, sige lang, okay lang, papabait out ako. Mukhang makakita tayo ng opportunity dito sa ONIC PH to abuse the matter na, ano, babalik 200 na naman, just to abuse the fact na digi strat yung play ng Aura. Winiweather lang dito ng ONIC PH yung ginagawa na side ng Aura habang naman si Hades having the time of his life and almost mauhuli na sana doon si Iyakno. Pero bago mabato yung pana, nakaalis na siya with the BMI. Sobrang bilis talaga ng pagkakataon dito, Butters. Nakikita mo naman, even Hate getting a lot of gold here and he went for the killing spree, so okay lang. Pero ang importante dito is bago mo makuha yung purple, patayin mo muna or i-take down mo muna yung si Raflesia on his Diggy. Kasi kapag naka-open si JP rather ng or pagbuhay siya, makukuha niya agad yung buff with the retribution. Down to 96 gold, pero ganun pa rin yung impact niya. So kailangan mag-ingat dito ni JP na hindi siya makapatay. Pinakamalaking lokohan sa balat ng lupa, Raflesia dito, and Dilar nag Aba, may lamang. May lamang dito. Oo. Grabe, hindi na same yung setup dito ng both of the teams. And that's Sonata, nagkabatuhan dito. Pero Raflesia, makakaalis siya. And look at this! Pumasok na dito si Greed. Pero nahuli si JP. And yun yung role ni JP talaga dito. Ang matakedown Greed will be caught out in the process as well. That is going to be a double kill para dito kay Kyrie. May opening kay Hate na kunin naman dito yung kanyang orange buff, and Dilar, siya naman yung mag-i-stall kahit paano para dito sa Diggy para nga hindi makatribution yung per orange buff dito ni Hate. At ang laking bagay niya, no? Naku, nakuha ba niya? Nakuha niya, saktong-sakto yung pagka-respond. Nice timing para kay JP. At sulit na sulit agad yung pagkapatay niya dito. However, yung going back to what we were talking about earlier, si Kyrie Tol nakakakuha na rin ng kanyang farm. 415 para sa mage na Selena. So, kapag nakakuha ng ano yan, ng Calamity Reaper, at least going for the burst Clock of Destiny, mahihirapan lalo dito si Benny Cutie na mag-sustain ng damage, especially for Lord Hades, kasi ang dami nilang stun parang ganito. Pero look at that, Jay being very aggressive at the takedown na naman dito si Diggy, pero yan talaga yung trabaho niya. So, hindi natin siya masisisi. Ngayon, ang question naman is, ang tagal lang tinutok natin sa ONIC, so let's shift dun sa advantages na nakukuha ng Aura. Ano nakikita ko dito? Uncontested.
ang isang Yi-Sun-Shin. Indeed. At nakikita naman natin, Yi-Sun-Shin isa siya sa mga heroes na talagang sobrang umikot sa jungle. While using his passive and also with the retribution, ang bilis niya makakuha ng info as well with his mountain chakra. Pero, kapag naiwanan ng Yi-Sun-Shin at kapag nakapwesto siya na maayos, mas mabilis niya mabuburst even yung si Selena. Kahit mas stun siya, pag na-champohan niya yung Traceless, ang daling i-dodge. And also, hindi pa natin nakikita yung impact dito na hindi nako-control si Benny Cutie. Alam naman natin yan every single time na si Benny Cutie yung isang player na talagang mahirap maghanap ng pagkakataon para umatake. Yung surprise factor, every single time. Nakita natin yan before, hitting the 3-man Blood Ode, tapos yun yung naging opportunity ng Aura to win every skirmishes. Ngayon, sabihin na lang natin na napapatch up kasi ng ONIC PH yung nagiging problema nila. Talagang kinukuha nila yung farm doon sa may digi, but at the same time, uninterrupted at uncontested yung Aura PH squad dito sa kanilang pagpa-farm. So that means wala silang sinasagot na kahit ano, at dito si JP sobrang annoying niya sa mapa. Kahit yung times journey niya, pinipihit niya para lang madagdagan ng extra time dito yung ONIC na i-takedown siya. Indeed. At kita mo naman yan, talagang trabaho lang, providing information sa side ng Aura PH kaya nakakapag-farm safely dito si Benny Cutie and also Lord Hades. Hanggat may information ka, kung kahit makadikit ka lang sa isa o dalawang hero, okay na yun eh. Mm-hmm. Ngayon, alam mo, ang 15-2 ay isang ilusyon kung makikita mo kung paano gumalaw dito yung Aura PH and Benny Cutie with another play. Pero matutong ba siya dito with a death sonata? And that was a great play coming out from ONIC na minimize nila yung mga possible losses nila and na-punish pa nila dito si Benny Cutie. That's what I'm talking about. Kyrie 515 at the moment. Kapag nakapag-farm si Kyrie dito, kahit pumasok si Benny Cutie, matcha-check at matcha-check yan. Kahit isang abyssal trap lang, but with the burst from the Garrote and also the Soul Eater, mapupunit ka agad, mapuforce si Benny Cutie na kumuhan agad ng Winter Truncheon. But that's not the issue. Nakita mo natin dito, he's going for the Clock of Destiny plus the Lightning Truncheon combo. He's still going for that burst. Pero it's just a matter of time dito sa side ng ONIC PH. They need to execute their play as soon as possible and play aggressively, just like so. Pero si Greed, again, he knew na, okay, meron tayong information kung nasan yung mga core heroes dito, pwede tayong pumasok sa loob ng Tier 2 and ng Tier 2 at Tier 1 turret. Tatandaan mo dito, men, ang pinakakalaban ni JP dito yung ano, si Doggy Doo. Yung wolf ni ano. Pag hinaringar ka niya, yari ka dun. Kumbaga kasi, yun yung kaaway niya ngayon eh. Kasi tignan mo, ayan o, lalapitan siya ni Jay. Ngakatin siya, arp. Eh dito si JP, isa siyang ibon. So, ang gagawin, tweet. Pero nandun, sa may pinakalikod, Lord Hades na huli siya dito. Iyak, no going in. Trying to go for the execute. Uy, at natumba pa rin dito si YSS. Hindi niya nakita si Benny Cutie na nasa gilid. Kumbaga pagkakataon niyo ng ONIC PH to move forward, pero na-check siya. Hindi niya napansin. Sino ba yung ginagawa dito ni Jeyo? Sige. Take down mo ako. Gusto ko yan. I-reset mo yung timing. I-reset mo yung death count, yung bounty mo. Okay yan. Pero ano rin eh. Parang alam din ni JP, hindi. Alam ko, bait to eh. Pag binomba kita, alam ko, babalik sa H, sa 200 gold yung bounty ko. Pero okay lang, kita mo yung discipline dito ng Aura PH, just sticking to their role. Your main role is just provide information and mess up the farm of the core. Pero medyo naiiwan dito si JP when it comes to that, kasi nagbigay din siya ng kill earlier, or ng death, ng kill earlier. Pero na-maintain din naman ng ONIC PH yung kanitong klaseng... Ang dami palang animal dito sa larong to. May ibon, may wolf, merong T-Rex. Merong T-Rex, merong pang-turtle. Hindi mo makikita yung T-Rex sa isang suit. Oh. Yun yung problema. Yun lang. Kasi kung kumbaga sa mga generation, first generation ng mga zoo yan, nung meron pang mga dinosaur. May suit na ba nun? Pero iyak na dito. Nahuli ni Benny. Benny dito. With another aggressive play, Aura PH, they're tearing apart yung base dito, yung turrets dito, ng side ng ONIC PH. And JP, unrelentless, to the point na si Hate ay level 8. Nako. It rhymes. Oh, it rhymes. Once night rhymes, laging ano yan, laging pasok yan. Pero kita mo naman, level 8 pa lang si Hate. At yung rest ng Aura PH, looking at the level 11 si Lord Hades, which is yung counterpart ng farm nila. Ito yung binibigay ng digi. And that is how uncontested, ladies and gentlemen, yung farm dito ni Hades and Iyakno, siya ang nagiging lifeline
or insurance policy para sa ONIC PH na kahit hindi makapag-farm si Hate dahil kinukulit siya, meron tayong isang clone na makakapag-farm at makakapagbigay ng space papaano para kay Granger or kay Hate para makakuha ng konting breathing room. Indeed. At pero nakikita mo naman yung impact talaga kasi since kapag nandiyan yung Diggy, kailangan mo ng at least dalawa or tatlong heroes, especially sa early game, para ma-contain. So, kapag meron tatlong heroes, nahahati yung experience. And that's one of the reasons why na ang baba ng level nila. Pero kailangan mo pa rin kontrolin yan. Hindi mo hahayaan na makapaglagay ng bomba, pati ma-pull out ka ng, ano niya, ng second skill niya. So, yun yung nagiging risk. Kaya, highly contested pa rin talaga, highly banned dito yung Diggy. Uy, pero nakikita mo ito, yung ginagawa nila paan na, tapos sinesetupan ng trap, si Green dito, nahuli sa may likod, pero makakali siya with Honor Brilliance, Benny dito, Blood O, tinama sa pader, and the welcoming committee, pero nandiyan sa may pinakalikod si Raflesia, Raflesia tanking all the damage in the world, na binabato dito, ng side ng ONIC PH, may nahuli, si Kuya Greed, na-stun siya dito, pero nandun sa may likod. Ladies and gentlemen, Aura PH, inaagaw nila dito yung purple buff ng ONIC PH. Jay trying to fight, Kyrie trying to fight. Tignan natin kung mapipigilan nila dito si Benny Cutie. And the lightning, well, winter truncheon, ladies and gentlemen, will be used. Pero kakayanin pa rin ang damage output ng ONIC dito na pigilan kahit papano ang isang Benny Cutie. While si Lord Hades, pipilitin niya sana si Dilar, pero hindi din siya sure kung nasaan yung ibang members ng ONIC, kaya titigilan niya lang. Titigilan niya talaga muna. Pero ang ganda ng positioning dito ng ONIC PH, they took advantage of that choke point. Okay, sige, gusto niya lumaban dito. Benny Cutie did his best para masustain, pero yung prioritization ng ONIC PH, just really aiming for the main core. Pero dito sa may bottom lane, Raflesia just trying to be annoying, trying to provide information where is the rest of ONIC PH. Since alam na nila na nasa baba si yung ONIC, nakita natin yung sa minimap, sa top lane, sinusubukan pa rin ni Lord Hades na makakuha ng farm na kailangan niya. 0-1-4 at the moment, pero kapag nakapagbili pa ng oras dito yung Aura PH, for sure, lalamang sila once we have reached the 15-minute mark. Tingin mo ba dito, TDZ, na kailangan i-focus ni Greed si Dilar? Kasi si Dilar 307, hindi pa siya namamatay. Ang si Greed talaga dyan, ito yung tinatawag natin na power spike. Eh. Kumbaga, si Dilar, mahirap siyang hulihin kasi lagi siya nasa backlines most of the time. Or at least, ang main role kasi ni Dilar is hulihin dito si Benny Cutie. So, kapag nagkaroon ng opportunity dito si Greed na i-burst out using the Carrier's Assaults, mahihirapan pa rin siya kasi ang dami pa rin disabled ng ONIC PH. If you want to use the Carrier's Assault Burst, mawawala ka ng opportunity na makapag-order of Brilliant. So, magiging risky. So, ang kailangan nilang gawin dito to counter Dilar or at least control Dilar is pumasok muna si Benny Cutie. Gamitin nyo muna yung Detonas Welcome para for sure na hindi matatrap o hindi matuwigilan ng ONIC o ng Aura yung Detonas Welcome nila. At meron tayong laban na nakikita ngayon. Sumasali si Lord. And iniikot-ikutan ni Lord eh. Parang sa nagsaling ket-ket si Lord. Si Greed ka, munti ka na tamaan ng pana. Pero si Greed doon ang pinaka-main target dito ng side ng Aura PH. Aura will take him down. And Jay dito trying to take down Greed. Oh. Pero Greed mabubuhay. JP will the times journey. What a play coming out from Aura PH. Teamwork makes the dream work. Indeed. At kitang-kita mo naman, saktong-sakto, binate lang ni JP yung kanyang kakampi. Pero nung at the right moment, nahaampas, yung tatapak na si Dilar, hindi talaga niya binigyan ng pagkakataon. Saktong times journey. And also with the shields, that is enough. That's the strength of the Diggy composition, mga kaibigan. Talagang timing lang ang hinahanap niya. But that gave a lot of opportunity sa Aura PH to move forward. Look at the net worth. 31,000.8 sa side ng ONIC at 36.3 naman sa Aura. Ang laki pa ng lamang nila. And looking at the count the counts of turrets, lamang na lamang pa rin ng Aura PH with the vision na binibigay dito ni JP. Tingnan mo kung gaano ka uncontested yung farm dito kay Lord Hades. Naka BOD na siya, naka endless battle pa. Tapos pa proceed na siya sa third item niya. JP dito may fleeting time na din and 123.4, so much for the KDA. Wow. Dito ng isang JP, pero what matters most is manalo sila. And look at this, JP times journey, ginamit niya Dilar going in, pero Dilar hindi niya kinakaya yung damage output na meron dito yung side ng Aura. Kinain yung pala yung sound effects na ginagawa mo. Nahuli nila dito si Raflesia, pero nagawa pa rin ng Aura PH yung goal nila, at yung objective nila doon was to break in doon sa base ng ONIC PH. ONIC PH, they're doing a great job, but sadly, napaka-behind dito ng farm nung iba nilang mga cores
So that only means na magkakaroon talaga ng certain advantage yung Aura dito in terms of dealing the damage output. Kasi magaganda din naman yung pinipili ng ONIC. But still, kapag ka nagkatotokan na at sila yung natamaan, mas malaki yung nakakamdaman nila. I agree. At nako, mukhang tumama dito yung arrow at mukhang mababurst out dito sa grid. But no. But going back to what you mentioned earlier, I completely agree. Objective is the main of the game. Pagkapasok or pagkakuha nila ng Lord, dumiretso kagad. Isa sa mga malulupit na team ang Aura PH. The reason why I said that is because kaya nilang magtahi-tahi ng objective. Alam nila kung ano yung susunod na gagawin nila. And kahit merong loss, kahit merong namamatay na membro nila, it's 4 versus 5. Pero nanalo pa rin sila because of the objectives and also kinakapitalize nila yung lamang nila every single time. So, ibig sabihin, magaling sila mag-cross-stitch? Cross-stitch. Yung tahi. Running stitch. Kasi nagtatakbuhan din sila eh. Kumbaga, madami kang alam na stitch ah. Oo, hindi lang yan alam ko. Tol. Malupit ka marami, sa... Marami talaga. Malupit ka sa tahian. Kumbaga. Yan. Araling panlupi mo. Ano yun? Pagpapas ng civic. Paano ka matututo ng tahi doon? History. Since El Clasico itong inaano natin. El Clasico, yan. Makikita mo kaya sa Arkaling Panlipunan to. ONIC PH versus Aura PH. Soon, tingin ko, ramdam ko eh. Tignan natin. It is what it is, ladies and gentlemen. JP dito, still taking a lot of shots dito for the side ng Aura. And gumagamit ng Aura ng resources to take him, yung ONIC pala to take him down. But still, the fact remains, I think at this point si JP pwede na siyang magpahinga sa pagpapa-feed. No. Well, pwede rin 'yan eh. Kung sakaling nag-safety dito si JP, merong option na gano'n na early game magpapa-feed ka, then pag-abot ng late game hindi ka magpapa-feed. Tingin ko hindi siya magpapa-feed dito kapag umabot na tayo or kapag namatay, pag nakapatay si JP rather, or kapag six pack na yung lahat ng kalaban, yung ONIC PH. Pero as long as hindi siya namamatay or hindi siya nakakapatay, he will continue doing it. And also, giving that information is really vital para sa side ng Aura PH dito. And given the fact na hindi na kailangan na i-force or i-force out yung Mountain Shocker para lang providing information, pwede niyang gamitin agad yun. Pwede gamitin agad ng Aura PH yun just to disable yung kapag nag-group up na sila sa teamfight. And JP dito, ginagawa niya ito actually to get vision eh. Oo, vision lang talaga. Vision niya yung teammates niya na dito manggagaling yung ONIC. Magkokontest sila dito. And alam naman ng ONIC kung ano ginagawa ng Aura ngayon eh. Obviously, but right now, Mountain Shocker na doon sa may pinakalikod at walang malapit na member dito for the side of ONIC. And that's going to be Aura getting the Lord Dilar dito. Na-reverse time siya. At may bomba pa, Iyakno dito will be the target for Benny Cutie pero makapag-BMI out. Dilar, ang daming damage na tinitake dito, roughly siya. Naku, nasabi siya. Pinibreak pa, ladies and gentlemen, yung kanyang regeneration and kaya ka dito, tama yung sinabi mo, Tads. That is going to be a running Selena, Benny Cutie, in range, sticker pa, and that is going to be a shutdown on the Selena. Ang ganda na ginagawa dito ni JP. Again, yung ikot niya, yung spinning, it cancels the regeneration and recall eh. So kapag nahuli ka sa AOE dito ni Diggy, nung kahit patay siya, hindi ka makakatakas. So wala kang opportunity para makatakas and that will go for a sandwich play. And Lord Hades nandito sa area, Dilar trying to use Daytona's welcome. And let us see kung mapipigilan ng ONIC PH ang pag-push ng Aura. Wala na Lord Iyakno going down. Lord Hades jumping in. Tignan natin, merong minions na nandun. Jay with the two-man knock-up. Pero that wouldn't matter as they catch Iyakno. Iyakno goes down. Aura dito wins convincingly and...